kasalanan ng kaharian ng Diyos, the Lord is teaching us how to live a life so that we will flourish in everything we do. Ang buhay na pinagpapala at walang ampat na pagpapala, ngunit tayo ay hindi interesado sa pagpapala. Sapagkat kung ang Diyos ang siya lagi nating hinahanap, ang pagpapala ay hinahabol-habol tayo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. So, tapos na po tayo ng don't lay up for yourselves treasures on earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Pangalawa noon ay don't be anxious. Diba? Pangatlo noon ay, do not judge. Amen? Judging others. Meron pa ba ngayon naguhusga sa iba? Ha? Ikaw, pupunta ka sa takat na katang apoy. Yan. Ako hindi. Judging others. Amen? At ngayon po, nandun tayo sa pang-apat na bahagi. God willing, by the grace of God, matatapos tayo sa Sermon on the Mount by September next month. And we will start with a new series of study. Bakit, Pastora, puro tayo series? Sapagkat, kung hindi tayo mag-aaral, hindi tayo lalago sa ating pananampalataya. Amen. Kayo ba ay nagbabasa ng Bible? Amen. Huwag kayong sasagot ng amen kung hindi kayo nagbabasa. Babasa. Amen. Praise the Lord. Genesis 18 tayo ngayon. Hindi, 19. Mali ka. Genesis 19 tayo dahil... Kulang ka ng isa. You are late. Genesis 19 tayo. Hallelujah. Yabang paniti na. Genesis 18. Genesis 19. Glory to God. So, ang ating topic sa umagang ito ay us, seek, and knock. Ano yun? Yan po ay patungkol sa panalangin. The way we approach God depends on how we view Him. Amen. Ha? Ang pagdulog natin, that is basically about prayer. You will know a Christian by the kind of prayer he prays. Nakikinig ba kayo? No more distraction. Nakikilala mo ang isang Kristiyano sa panalangin na kanyang ipinapanalangin sa araw-araw. At ang klase ng panalangin niya, kung kayo ay nakikinig sa panalangin pagka may mga prayer meeting, makikilala niyo kung paano ang pagkakilala niya sa Diyos. Amen. Katulad yan ng isang anak at isang ama. Ang isang ama na stingy, kuripot, mabalasik. Anong mabalasik? Mabagsik, mabalasik. Yung mabalasik, tingin pala yung mabalasik. Ang tingin niya ay mabagsik. Walang konsiderasyon, ang bata ay hindi hihingi. Tama. Tama po. Kung kayo naman ay tatay na mabuti, mapagbigay, banayad, mapagmahal sa inyong anak, ang anak ninyo ay lalapit sa inyo kahit anong oras. Kahit kayo ay nagtatrabaho, kahit ikaw pa ay si Donald Trump, kahit ikaw pa ay presidente, nagtatrabaho ka sa kwarto mo, pag lumapit ang anak mo, iiwanan mo lahat ang trabaho mo at papansinin mo ang anak mo. Tama po? Ngayon, napakahalaga therefore sa atin na makilala natin ang ating Diyos. Yung klase ng Diyos na nakilala mo, that will determine the kind of prayer na gagawin mo. Siguro nandun ka lang pagka nag-ask ka, wala kang confidence. But you never seek, you never knock. Amen? So, yan po ang pag-aaralan natin sa umagang ito. Para po, napakaraming pangako ang Panginoon sa atin. Nuunahan ko ang sarili ko. Kaya dapat magkaroon tayo ng magandang konsepto. Kung nagbabasa kayo ng inyong Biblia, makikilala nyo doon kung gaano kabuti ang ating Diyos. Hindi sa Diyos na naghuhusga. Siya ang Diyos na kahit nagkakasala ka, lagi kanyang binibigyan ng pagkakataon na lumapit sa kanya katulad ng the prodigal son. Amen? So, first slide. So, yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Next ay, babasahin, sino po ba ang mag-recite ngayon ng text? Meron po ba? Inasain kayo, tumana?
gumana, Doña Petra, meron bang magre-recite ng verse ngayon? Bakit ayaw gumana ang aking? Ayan na. Oh, see? Eh, si Jill naman na gano'n doon. Okay, so si Sister, Sister Halika, ikaw pala ang magre-recite. Wow, praise God, aleluya. Ayaw ito. Sige na, Jill. Ayan. Oh, sige, ikaw na. Sundan mo siya, ha? Dito ka, may microphone ka ba? Nasaan ang microphone? Dito ka, sister, sa tabi ko. Para sa susunod, ikaw na mag-preach. Halika. Pakilala ka muna, ha? Hello po. Yun, dito ka. Good morning po. Ako po si Desiree Barao. Isa po sa sagip ang aking, sa sagip skwela po ang aking anak. Hindi namin narinig pangalan mo, sister. Desiree Barao po. Desiree Barao. Opo, ma'am. Ayan. O, sige. Ang aking pong reverse ay Matthew 7, verse 7 to 12. Verse 7. First verse pa lang yan. Verse 7. Humingi ka sa Diyos at bibigyan ka. Hanapin mo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita mo. Humingi ka sa Kanya at bibigyan ka. Hanapin mo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita mo. Kumatok kayo sa Kanya at kayo'y bubuksan. Verse 8. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakakita at ang lahat ng naghahanap at ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap at ang lahat ng naghahanap ay nakakakita. At ang mga kumakatok ay pinagbubuksan. Verse 9. Kayong mga magulang, kung humihingi sa inyo ang inyong anak ng tinapay, bibigyan niyo ba siya ng bato? Verse 10. At kung humihingi siya ng isda, bibigyan niyo ba siya ng ahas? Verse 11. Kung kayong masasama ay marunong magbigay sa inyong anak ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya sa inyo ang mabubuting bagay na humihingi sa Kanya. Amen. Verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang kautusan ni Moises at ang mga sinulat na mga propeta. Thank Amen. You po. Amen. Bigay mo kay Tina. Palakpakan natin. O, sinobrahan niya ng isa. Yung golden rule, next Sunday yon. Amen? Okay, so tayo naman, basahin natin. Pwede po yung mga gustong mag-memorize, Ilocano, Ibanag, pwede ha. Kung ano yung comfortable kayo na language. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks will receive, and anyone who seeks will find, and the door will be opened to those who knock. Would any of you who are fathers give your son a stone when he asks for bread? Or would you give him a snake when he asks for a fish? As bad as you are, you know how to give good things to your children. How much more then will your Father in heaven give good things to those who ask Him? This is the word of the Lord. Sagot, thanks be to God. Hallelujah. Amen. Okay, so ano ang ibig sabihin? Napakasimple, di ba? Humingi at ikaw ay bibigyan. Okay, next na slide natin, Jel, kasi ayaw gumana ito. What it means? In the Greek word, there are present tense imperatives. Merong aorist na pagkasinabi, yun na yun. Pero itong mga words na ito ang ginamit sa original Greek na translation, kung ita-translate natin sa English na tama, ang ibig sabi, ang dapat translation niyan ay ask and keep on asking. Seek and keep on seeking. Knock and keep on knocking. Ibig niyang sabihin, pag ikaw ay humingi, tuloy-tuloy kang hihingi. Amen? Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakuha na ibigay yung hinihingi mo. Pangalawa, kung ikaw ay naghahanap, hanapin mo hanggat hindi yun ay matatagpuan mo. Halimbawa, ikaw ay nawawala ang isang pares ng hikaw mo, na mahal na mahal mo. Titigil ka ba sa paghahanap?
hanggat hindi mo nahahanap. Hindi po ba? Ngayon, kung ikaw naman ay gustong pumasok sa isang lugar at alam mong may tao doon, patuloy kang kumatok hanggang sa ikaw ay pinagbuksan. Yan po ang ibig sabihin nun. Okay, ngayon po, tignan po natin. Marami sa atin. Okay, next verse. Kung mapapansin po ninyo, there is a progression in prayer. Amen? Bakit kailangan pang sabihin ng Panginoon? Ask, seek, knock. Hindi pa pare-pareho yun? Hindi po. Ibig sabihin ng meron tayong makikita na progression dito. There is progression in depth ng lalim ng panalangin at meron namang progression sa intensity. Sidhi, tindi o rubdob ng panalangin. Pagka ikaw ay pinapanalangin mo ang kaibigan mo, hindi kas na gumaling, hindi kasing sidhi na ipapanalangin mo ang anak mo na gumaling. Tama po. Amen. Amen. Tama po yun. So, anong ibig sabihin yan? Tingnan natin ang salitang asking. Kung ikaw ay humihingi sa Diyos, alam na alam mo kung ano ang gusto mong hingin. Lord, bigyan mo naman ako ng kotse. Amen. At Altis, o kaya Camry, kulay puti. Amen. Alam na alam mo. So, ikaw ay hihingi. At kadalasan, tang tayo ay humihingi, mga klarong mga bagay, alam na alam natin kailangan natin, pagkain, damit, tirahan, shelter, yung mga dalaga, mapapangasawa, yung mga na magandang, yung mga binata, mapapangasawang dalaga na mayaman na at maganda ang trabaho. Amen. Yun namang mga ibang babae, gusto nila mapangasawa, masipag, bisaya, kulot ang buhok, yung mga ganon. Amen. So, provision, yan yung mga klaro natin na hinihingi. But if you are certain about a certain thing that you want from God, hindi naman kailangan ito lagi tangible. Amen. For example, ako lagi ko ipinagpa-pray sa Panginoon na gawin niya tayo na prayer, a prayerful church. Because my house is a house of prayer, sabi ni God. It's not a house of ministry or it's not a house of merely worship. Amen. Amen. But it is a house of prayer. Amen? Okay, ito prayer ang pinag-aaralan natin. So, very clear. Asking. That is asking. Alam na alam mo kung anong gusto mo. Amen. Number two, yung next. Kung bakit wala tayo sa mga bagay na ito, minsan nagkukulang tayo. Lord, wala ako nito, wala ako niyan. Sabi sa James 4:2, you do not have because you do not ask God. Amen. Wala kang trabaho kasi hindi ka nanghihingi. Bakit? Gusto mo lang na ano ka sa asawa mo or humihingi ka lang. Amen? When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Minsan kaya, Lord, bigyan mo naman ako ng cellphone. Ano ba ang pinakamaano na cellphone ngayon? Samsung 11, 12, 13, ano na? 10. O, sumobra pa ako, no? O kaya Apple. O kaya, Lord, Air Mac. Di ba? Sabi ni Lord, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Para saan? Amen? Lord, humingi ako ng sasakyan. Gusto ko Camry. Eh, kailangan mo lang tricycle o kaya motor. Ba't Camry pa? Wow. As big. Amen. Anyway, bakit? Ipagyayabang mo. Sabi niya dito, because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. Next, may verse pa ba doon? Wala na. Okay. So, yun. Kaya hindi yung mga bagay na simple na kailangan natin, alam na yun ni God. Hingin mo. Amen? Number two, seeking. Seeking is a deeper level of prayer than just asking. Meron kang isang bagay na hinahanap. Lord, hungkag ang buhay ko. Marami na akong mga bagay na material, pero bakit ganito? Parang walang meaning ang buhay. Naitatanong ba ninyo yon? Bakit nakuha ko na yung gusto ko, pero bakit hindi ako masaya? Amen? Mostly, intangible needs, such as God's will. Ano ba ang will mo, Lord, sa buhay ko? Maliban na matagpuan ninyo ang layunin ni God kung bakit niya kayo nilikha, hindi kayo magiging satisfied sa buhay niyo.
Kasi yung mga bagay na material, hindi po yun nakaka-satisfy. Hindi nagdadala ng kaganapan sa buhay. Amen! Merong level ng buhay na ang gusto mo magkaroon ka ng significance, magkaroon ka ng legacy. Anong gusto mong maalala ng mga tao pagka ikaw ay namatay? Amen? Anong dent? Kumbaga sa isang kotse, ano ang dent? Ano ang gusto na malikha sa buhay ng mga tao na nasa paligid mo? Yun yung isisik mo yun kay God. Ano yung guidance ni Lord? Halimbawa, gumagawa kayo ng desisyon. Lord, may offer sa akin sa abroad, pero iwanan ko ang pamilya ko. Meron din naman dito, pero hindi ganong kalaki ang sweldo. Isik mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kasi kung mag-a-abroad ka, iwanan mo ang pamilya mo, oh, kung ikaw ay lalaki, nasisiguro ko sa'yo, wala pang isang taon, may chicks ka na dun. Oo, oh, kasi may mga pangailangan ang mga lalaki. They don't just want sex. They need. Kaya kayong mga babae, para lang guminawa buhay nyo, itinataboy nyo yung mga asawa nyo, mag-abroad ka. Alam ba ninyo kung saan ninyo itinataboy yung asawa nyo? Sa makasalanang buhay. Dahil doon sa ibang bansa, napakalungkot. O, ba't walang kumikibo? Tama ako, di ba? E lalo na ngayon, ang daming seduction sa mundo. Yung mga babae ngayon, kahit dito lang sa Pilipinas, gustong magkaanak kahit walang asawa. Anong klaseng, di ba? Hoy, may kausap ba ako? Amen. Totoo yun, di ba, Brother Orly? Amen! Punta ka ng punta, kung saan-saan ka ng, ano, iaalok nila sa'yo. Diba, oh. There is a need to first seek God before we know what to pray for. Kailangan natin muna na saliksikin. Seeking means to search with effort. Kaya nga sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ano ibig sabihin? Kailangan mo ng effort para mag-seek ka. Kung nawala ang isang hikaw mo, kailangan itumba mo ang lahat ng mueble sa bahay mo para malaman mo kung saan napunta yon. Amen? Pero kung isang medyas lang ng anak mo ang nawawala, kahit na mawala yun, madaling bumili ng medyas. Di ba? It needs, kailangan ng effort mo. Kailangan mong magbabad sa presence ni God. Kailangan mong buksan ang iyong spiritual na pandinig na malaman mo. Kailangan maging sensitive ang vision mo para makita mo yung mga binibigay sa iyo ng Panginoon na direction. At merong ibinigay diyan ng Lord na provision sa atin. Kung tayo ay alam mo, gusto kong malaman na sabihin sa iyo, nakalimutan ko. Ito ay para lamang sa mga totoong anak ng Diyos. Yung kinikilala ng Diyos na anak niya. Hindi lahat ng tumatawag ng Diyos, ama ko ay anak niya. Hindi lahat ng tumatawag sa kanya na ama ay anak niya. Ano sabi sa John 1:12? And yet to all who receive Him, to those who believe in His name, Jesus gave the right to become children of God. Being a child of God is a right given by Jesus to those who surrendered their life to Jesus. Kung ang Diyos, kung si Jesus ang totoong Panginoon mo, at hindi yung Bombay, at hindi yung asawa mo, at hindi yung trabaho mo, obligated si God na sagutin ang panalangin mo. Paano mo makakasiguro na anak ka ng Diyos? Sinuko mo ang buhay mo kay Jesus. Otherwise, anak ka ng Diablo, hindi mo nga lang alam at ayaw mo nga lang tanggapin. Clear tayo ha? Itong word na ito ay para sa mga true, authentic, hindi fake na mga anak ng Diyos. Hindi sabi sa Matthew, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So if you are confident that God is your God, wala kayong takot na dumulog sa trono ng biyaya because you are covered by the blood. The only thing that made us access unto the throne of grace is the blood of Jesus that covered us. Hindi tayo pwedeng dumulog sa panalangin sa trono ng biyaya ng Diyos nang wala tayong covering ni Jesus because without that, we will die. Amen.
Okay, so next. So may seeking. Sabi, ang provision na binigay sa atin dyan ng Panginoon, Lord, hindi ko alam kung ano yung pagpapray ko. Ano ba ang kalooban mo sa buhay ko? Ano ba ang gusto mo? Sabi po sa Romans 8:26, likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Gets nyo? Sino ang nakakaalam ng kalooban, ng plano ni God sa buhay nyo? Ang Diyos. And who knows God better than the Holy Spirit, because He knows the mind of God. And He knows the mind of Christ. Amen. Kaya lagi natin, alam nyo mga kapatid, lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay natin, napaka-crucial. Kung hindi tayo magpapagabay sa salita ng Diyos, mawawala tayo. At ang responsibility natin ng mga magulang ay gabayan natin ang mga anak na they will decide with wisdom. Kasi parang eroplano yan eh, napapunta sa Amerika, lumihis ng konti, hindi nila nalaman. Hindi nyo malalaman yon na konti lang lihis nyo. Nandun na kayo sa Afghanistan. Wow. Afghanistan ha. Amen. Unti-unti. But, if we seek God's will, kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu. Because the Holy Spirit searches our hearts and He knows what is the mind of the Spirit. Diba sabi sa Jeremiah, yung favorite ninyo na verse, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future, so that when you seek me, you will find me. When you pray, I will answer you. Ngayon, kung ayaw mo magpasakop doon, ay bahala ka sa buhay mo. Amen? So, ano ang sinisik mo sa Panginoon ngayon? Meron ka bang sinisik or wala lang? Abilin ang buhay mo. Kung saan yung agos, doon ka. Wala lang. Eh, Christian naman ako. Christian ka. Eh, ba't hindi ka lumalakad sa pamamaraanan ng Diyos? Di hindi ka bogus na Christian ka. Self-proclaimed Christian. Pero hindi si Lord ang Panginoon mo, sarili mo. Amen. So sa seeking, napaka delikado po. Kailangan natin lagi isik ang kalooban ni Lord. Sabi ko nga sa mga kabataan lagi, tatlong bagay ang napakahalagang desisyon na gagawin nyo sa buhay nyo. Kung gusto ninyo maging matagumpay sa buhay nyo, Meng, lagi mo itong sasabihin sa mga young people natin. Number one, it is the decision to either receive or reject Jesus. Pagka ni-reject mo si Jesus, wala ka na. Amen? Dahil yung dalawang desisyon na gagawin mo ay nakahinge doon sa pagiging Panginoon ni Lord sa buhay. Pangalawa, career. Amen? Nag-enroll ka ng HRM. After 1 year, nag-IT. After 1 year, kung ano-ano. Umabot na ng 10 taon, hindi ka pa nakakatapos. Kawawa naman ang mga magulang mo. O nakatapos ka, nag-5 years ka, 4 years na IT, 1 semester na lang, nalaman mo, hindi pala yun ang gusto mo, nag-shift ka na naman. Diyos ko po. Amen. Pangatlong desisyon, mapapangasawa. Pagka nakapangasawa ka nang hindi kalooban ni Lord sa buhay mo, impyerno buhay mo. Divorce. Amen. Kasi yung mga kabataan, hindi makapaghintay. 13 years old pa lang, nakalimang boyfriend na. Ano ba yan? Apang 14. Ay, ang questioning ko, yung magulang. Anong gabay? Baka ikaw ang takot sa anak mo. Amen? Okay, so next. So seeking, napahalaga na. Kailangan sa seeking, kailangan si Lord ang hinahanap muna natin. Amen? Para alam natin kung ano ang
buhay natin. Okay, next. Knocking. Knocking denotes seeking entrance. Amen? Kasi pag nahanap mo yung gusto ni Lord, ang hanap ko ang Panginoon pala. Kailangan makalaano ko ang Panginoon. So, kailangan pagkaalam mo na kung ano yung gusto mo, kumatok ka na kung nasaan yung pinto. Di ba sabi natin lagi, ang Panginoong Diyos naglalagay sa harapan natin ng maraming pintuan. Kung alam mo ang gusto mo, pupunta ka dun sa pinto na yon. At kung if you know for certain kung ano yung hinahanap mo, doon ka kakatok ng kakatok. Sabi niya, it denotes seeking entrance or desiring fellowship. It sabi niya, to the constant and persistent person in knocking, there will be no denial. The door will be opened to him and enter into the holiest of all. You will have fellowship with God. Amen? Maririnig mo ang kanyang boses, i-impress niya sa heart mo kung anong gusto niya, i-direct niya ang, alam niyo, hindi mo kailangan magmukmok, pumunta sa monasteryo para marinig mo ang kalooban ni Lord. If you make it a daily practice to stay in His presence, 30 minutes Bible reading and fellowshipping with God, His voice will be familiar to you and His presence and fragrance will be so obvious. Alam mo kung nandyan siya o wala. Pero dahil wala tayong fellowship, dry tayo lagi. What made you dry? Earthly things. Puro bagay sa mundo. Earthly things will make you dry. Amen? And it will not satisfy. So, keep on knocking. Keep knocking until the door opens. Sa prayer, yung sinasabi natin na push. Pray until something happens. Magnanak ka, huwag kang titigil. Naalala ninyo yung kwento doon sa Luke na merong isang bahay na ang kaibigan niya kumatok sa kanyang bahay, di ba? Wala silang pagkain. Sabi niya, alam ko, natutulog na kayo, pero pasensya ka na kasi may bisita ako dumating, wala akong ipakain. Baka pwede mo akong bigyan mo ng pagkain. Natutulog na kami, huwag mo kaming istorbohin. Basahin niyo na lang sa Lucas, ha? Pero yung tao hindi tumigil sa pagkatok. Di ba? Dahil hindi siya tumitigil sa pagkatok, para na lang makatulog, pinagbuksan. Di ba? Nakita ninyo yung judge na nagpunta yung isang widow para ihingi ng justice yung kanyang anak. Lagi siyang pumupunta doon araw-araw. Ano ang sinabi ng judge na evil? Para na nga lang ako hindi istorbohin itong babaeng to. Sige, ibigay ko na nga lang ang kanyang hinihingi. Pero si God hindi yun. Hindi siya evil. Kapag kumatok ka, pero yung bakit kailangan niya na kumatok ka ng kumatok doon sa akin, that means talagang desidido ka. Amen. Okay, next. Next slide. Sabi ni Charles Spurgeon, basahin natin ng sabay-sabay. Sabi niya, ask, seek, knock. Let your prayer be adapted to the case. Depende daw sa hinihingi ninyo. Kung mabigat, bagaan, okay? Let it advance, ay kanina sabi niya, let it increase in intensity. Let it advance in the largeness of its object. So nakikita ninyo yung progression? Amen? Nakikita ninyo yung progression? Halimbawa, kaming mga matatanda, ang gusto na lang namin sa buhay namin is significance. Di ba? Kasi done na kami sa mga bagay na mga perishing, yung mga temporal. Amen? Okay, so let it advance in the largeness of its object. Next, sabi niya, to receive a gift is simple. Amen? Simple. Even the gift of salvation is simple. Amen? Anong sabi niya doon? Kung gusto mong masave, if you believe in your heart and you speak with your mouth that Jesus is Lord and that God raised Him from the dead, you will be saved. But when you work out your salvation, that is the seeking part. Madali yung tanggapin mo si Jesus, pero yung i-work out mo yung salvation mo para hindi ka ma-disqualify, eh mahirap. That needs seeking and knocking. Okay. To receive a gift is simple. To find a treasure is more enriching. And to enter into a place is best of all.
Each form of prayer is prescribed, accepted, and rewarded in a manner suitable to each character. Example ng salvation natin. Ang dali natin natanggapin ang the gift of salvation. Tama? Sino ang nagbigay noon? Si Jesus. But to live a truly saved life, meaning to say a flourishing life, you have to seek Jesus, who is the pearl of great price, the real treasure. Nakukuha ninyo ako? Maraming mga tao na kontento na lang sila na nasave. Na pagdating ng Panginoong Jesus, nakakapit sila. Nakapasa naman sa heaven. Kung dumating siya. Pero kung nireceive mo lang si Jesus as a gift, hindi mo siya sinik. Hindi mo nakita kung gaano siya katulad. Kung gaano ang treasure, kung gaano siya kamahal. Amen? Hindi mo mararanasan yung enriching na life niya. Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan niya, ang kagandahan niya, ang kabutihan niya, ang kayamanan niya, ang kabanalan niya. Hindi yan maipapahid, hindi mo maibubuhay kasi hindi mo siya hinahanap. Ang maaaring mangyari sa'yo, na-save ka dahil hindi mo hinanap si Jesus, naagaw ka ng kaaway. Goodbye. Gets? So, meron kang revelation kung gaano siya kaganda, gaano siya kabanal. But you want to enter into a fellowship with Him. So you need to knock. Alam mo ba doon sabi sa Revelation? Doon sa pinto? Na just sa Revelation 3:20, ako ay kumakatok sa pintuan ng iyong... Imagine mo si Jesus ang kumakatok sa pintuan ng iyong puso. At alam mo ba na ang pintuan na yon wala yung knob sa labas? Ang knob nasa loob. Ikaw ang magbubukas noon. And kung natagpuan mo si Jesus at binuksan mo yon, babalik na rin. Ikaw naman ngayon, siya, ikaw naman ngayon ang kakatok para maka-fellowship mo siya. And to have a fellowship with Jesus is glorious. Kaya, bakit natin ito nami-miss as a church? Because we don't want to spend time in prayer. Magtawag ka ng, ito, marami tayo. Di ba? Lalo na kung Christmas party, may kainan, daming pumupunta. Pero magtawag ka ng prayer meeting. Wala, kukonti. Walang nagsisik. Walang gustong makapasok sa presensya. Hanggang doon lang sa asking. Ginagawa natin ang Panginoong Diyos na vending machine. Na kung ang gusto natin, push button. Lord, bigay mo to, bigay mo to. Sige, push. Kala natin siya, vending machine na malaki. Bigay mo akong trabaho, bigay mo akong sawa, bigay mo akong bahay, bigay mo... Alam mo, sa una... Ibibigay yun ni Lord kasi mahal ka niya. Pero ayaw ng Panginoon na manatili ka doon sa ganun na kalagayan. Gusto niya makilala. Makilala. Di ba yung inaawit natin? Aanhin ang yaman ng mundo kung ikaw na may wala sa buhay ko ang pansamantalang kinang nito at ligayang laan. Agad naglalaho. Ngunit tubig kang pumawi ng uhaw, tinapay ng buhay ko ay ikaw. Diba? Siya ang totoong kayamanan natin. So, pag dumating ka dun sa point na makilala mo na si Jesus ang totoong kayamanan mo, hindi ka na ako, I don't ask for food every day, but I pray for people who do not have food. Nakilala ko siya. Amen? Ano ang hinihingi mo ngayon? Ano ang gusto mong isik si God sa buhay mo? Kontento ka na ba sa buhay mo, kapatid? Ganyan na lang ba ang buhay? You are blessed. We are called to be a blessing to all people and to all nations. Sabi mo, eh pastora, hindi material. Kasi ang totoong kayamanan ay ang salita dahil sinabi mo. Ikaw pa ay nagpapahayag ng salita. Alam mo kahapon, sobrang, pagising ko kaninang umaga, sakit ng katawan ko. Ba't kaya? Sabi ko, Lord,
sakit-sakit na ang katawan ko. Naalala ko pala, dinala ko si Miguel sa ospital. Naku, kinarga ko ng kinarga yung apo ko. Kasi nagmumuriyot. Karga kami, panita kami. Nung pala, sumakit ang katawan ko. Pagdating ko naman sa bahay, nagpunta naman yung isang kapatiran sa friendly. Mamamatay na daw yung tananay niya. Takbo naman ako sa Gonzales Hospital. Habi ko, pagod ako, Lord. Pero sa mga encounters na yon, iisang bagay ang natutunan ko sa Panginoon. Lagi siyang tumutugon ng panalagin, lagi siyang tapat. Amen. At lagi niyang ino-honor ang mga anak niya na patuloy na naghahanap sa Kanya. Alam mo ba ang Diyos natin, i-picture ninyo siya, parang yung nakikita ko kasi ito sa mga apo ko eh. Yung let's play hide and seek, grandma. Sasabihin na, di ba no? Ikaw naman, magtatago ka, pero may bahagi ka na ipinapakita mo. Para alam mo, na makikita ka niya, ganyan si God sa atin. Gusto niya tayo na hanapin natin siya, pero ang totoo, nagtatago-taguan lang siya. Pero may ipinapakita siya na bahagi niya, para alam natin na nandun siya. Amen. So ang desire ko ay, isik natin ang Panginoon. Ayaw ng Panginoon na manatili tayo because relationship naman lahat ito, mga kapatid. Ang mga bagay na hinihingi natin, naglalaho yan. Hindi natin yan. Okay, there are 5 principles. Amen? 5 principles, general principles within this command to pray. Okay, 1, bilisan lang natin. 1, God does not promise to answer everyone's prayer. Hindi niya ipinangako, hindi niya sinabi. Lahat ng panalangin niyo, tutugin ko, hindi. The promises apply to those who are really God's children. Those born again into His family. Kaya kung hindi ka pa born again, you owe it to yourself. May ipanganak ka na sa kaharian ng Diyos. Paano mababorn again? Eh di isuko mo lang buhay mo kay Jesus at tanggapin mo siya. Panginoon, ikaw na ang aking Panginoon mula sa araw na ito at tagapagligtas sa aking buhay. With faith, with conviction, hindi yung nag-altar ko, tinabi mo lang. Kasi sinabi nila, sabihin ko daw. Wala yon. Amen. Walang dating sa heart. So, ibig sabihin, although sa biyaya ng Panginoon, may mga pagkakataon na tinutugon din niya ang mga panalangin ng hindi niya anak kung ang puso nila ay tama. That is grace. Nung nanalangin ako, hindi pa niya ako anak, binigyan niya ako ng measure of grace to believe Him so that I can give my life to Him. Grace pa din yon. Amen? 2, principle. We are expected to ask for the things God has promised. Sabi niya, ask and it shall be given. Tanong ko sa inyo, alam niyo ba ang mga pangako ni Lord? Ha? Saan natin makikita ang kanyang mga pangako sa atin? Sa Bible. Alam ba ninyo kung ano ang mga pangako niya? Ang dami niyang pangako, pinangako niya ang inawit natin. Kapatawaran ng kasalanan, kagalingan sa sakit, katagumpayan sa buhay, kapayapaan, kagalakan, masaganang buhay, maaluan na buhay, 'di ba? Masayang pamilya. Amen. Amen. Pagtulong, pagka may temptation, siya ang maglalabas sa atin. Kung meron tayong mga sakit, amen. Lahat yun, pangako ng ating Panginoon. Ngayon, specifically, alam mo ba, sa panalangin, ang isa sa mga effective na panalangin na natutunan ko ay kung binabalik ko sa Diyos ang kanyang pangako. Lord, sinabi mo, amen, sa iyong salita. Amen. Sabi mo sa Joshua 1:8, Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Are you looking for prosperity and success? Sabi mo, Lord, sinabi mo, dahil sinabi mo, I will heal your diseases. Lord, sinabi mo.
Hindi mo pwedeng talikuran, hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang salita dahil langit at lupa ay mawawala, ang mga halamanan ay matutuyo, ngunit ang kanyang salita will endure forever. Ngayon, alam mo ba, Lord, may negosyo ako, hindi kumikita, pero ang pangako mo sa Isaiah 48:17, I am the Lord God, your Redeemer, who will teach you to profit. Sinabi mo yan. Ngayon ikaw, ano ang kalagayan ng buhay mo na ipinabalik mo sa Diyos ang sinasabi niya? Wala, kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia mo. Amen. Sige, tapos na sermon. Next, number 3. God promised us, ano yung, ano nga yun? As, sabi niya, di ba? God has promised. Ano yung pinangako niya? Ang pinakamalaking pangako na ibinigay ng Diyos sa atin ay ang kanyang banal na Espiritu. Bakit? Katulad siya ni Jesus. Siya yung ating tagaaliw, comforter. Siya yung may hawak ng sikreto ng Diyos sa ating buhay. Siya ang kasama natin ngayon. Sabi niya sa Psalm 32 verse 8, I will instruct you. I will guide you. I will direct you on the way you should go. I will watch you with my own very eyes. Kaya pagka ako'y nalilito, sinabi mo, Psalm 32 verse 8, you will instruct me. You will guide me. So you will not be in the dark. The Holy Spirit is the most precious gift na tinanggap natin. Pag nalulungkot tayo, siya ang tagaaliw natin. Pag nasa kadiliman natin, tayo siya ang ilaw natin. Pag may kailangan tayo, siya ang sumusugot. Tumutugon. Siya yung kasama natin. He abides with us. He is on us, in us, around us. He is the Holy Spirit. And you can talk to the Holy Spirit every day. He does not sleep. Alam niyo ba yon? When you pray in the Spirit, siya ang nag-interpret ng prayer niyo sa Diyos. Hindi nyo alam, ipinalangin nyo, mag-tongues lang kayo. That is the work of the Holy Spirit. But do you revere or do you respect the Holy Spirit? Kasama mo siya lagi kahit pumunta ka dun sa pinakamalalim na kasalanan na ginagawa mo, nanunood ang Holy Spirit sa'yo. Mahiya ka naman. Amen? If you have the Holy Spirit, you have everything. That is the most, and another gift that God gave us, the Word. Buksan mo ang 2 Peter 1:3. New King James Version. All things that pertain to life and godliness. Gusto mo maglingkod? Ipibigay niya. All things. Kailang, gusto mo maglingkod? Lord, gusto ko maglingkod. Wala akong time. Then sabihin mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, tulungan mo ako na i-order ang aking time. Mag-set ng priorities. Malibre ako. Alisin mo yung mga tao na time wasters sa buhay ko. Alisin mo yung mga tao na nagde-deplete ng aking anointing. Iwasan mo yung mga tao na nagdadala sa akin ng kabagabagan at pagkabalisa. Dalin mo lang yung nag-i-encourage sa akin. Sabi niya, as His divine power. Verse 1 nga, magsimula nga tayo sa verse 1. Okay, Simon Peter, 3, ano ba yun? I want 3, tama. Second, Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Pagka tinanggap niyo si Jesus, tinanggap din ninyo yung faith niya. The faith that can move mountain. Yung faith mo, hindi. Pero yung faith ni Jesus, kasama. Because when you are, nung Wednesday, grabe ang revelation sa amin sa prayer. Yung, sabi ni Apostle Paul, when I remember you because you are a partaker, you are a partner of the gospel. Alam mo, ibig sabihin ng kapartner, habang nag-ano dito, sino ba nag-exhort? Si Ayen, nangungusap sa akin si Lord. Tumayo ka, sabihin mo ang partner ay kasosyo. Kung kapartner mo si Jesus sa gospel, ikaw
ako ay nagpapahayag ng gospel in the missional communities. Kaya ngayon, nagpunta si anniversary ng Alibago, first year anniversary, nandun si Noli. Pastora, anong ipipreach ko? Partnership in the gospel. Dahil kung partner ka ni Jesus, kasosyo mo si Jesus. Kasosyo mo sa lahat ng bagay. Partaker ka sa kanyang gift, sa kanyang faith, sa kanyang power, sa kanyang wisdom, sa kanyang strength. Sa lahat ng bagay, sosyo kayo. Sa kayamanan niya, sosyo kayo. Ano, saan ka pa? Ayaw mo makipag-partner sa gospel? Kasi nakafocus ka sa ministry? You are making your ministry your idol. But not Jesus, the hero. Isipin ninyo. Kung kasosyo mo si Jesus, may mahirap ba? Eh kasi tayo, puro reklamo. Marami akong ginagawa. Wala akong time. Eh ibig sabihin, ayaw mong kasosyo si Jesus. Bahala ka sa oras mo. And then sabi niya, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. How do you increase in the knowledge of God and of the Lord? When you seek Him. When you spend time in His presence. That's the only way. Walang ibang way. And as you seek Him, the quality of your prayer will increase and will improve. Hindi na lang puro give me na lang, ningi mo, bless me. Hindi na ganun ang prayer mo. Amen? Alam mo, nababless ako sa SG. Kasi ang daming gustong mag-ministry. It's a privilege. Pero huwag kayong tumigil dyan. Entrance lang ninyo yan. Kung baga, ito yung pinto. Gaganyan lang kayo. Pumasok kayo sa loob. Amen? Amen? Hindi kayo makontento na usher lang ako. Usher, ikaw lang naglagay ng... Sabi ni David, I'd rather be a gatekeeper in the house of the Lord. Amen? Amen? Because when you are already... pag naka-enter ka na, amen, and you want more, the Lord will give it to you. Amen. Revelation upon revelation. And mind you, hindi lang spiritual na bagay. Pati mga temporal na bagay. Mas lalo sa temporal na bagay. Paano ka kikita? Anong karir mo? Sinong pupuntahan mo? Anong gagawin mo? That will ease up all things in your life para makasave ka ng time. Naalala ko nung nasa San Miguel kami, sa kami ni Mabel, HR manager ako. Siyempre, ang daming trabaho. Pero alam mo ba ang Panginoon? Siya ang nag-aayos ng trabaho namin lahat. 2 oras sa 8 hours, tapos ko na lahat ang trabaho ko. Saan ko ginugugol yung 6 hours na natira? Gumagawa ako ng preaching, nagba-Bible study ako, sa kahit saan lupalop sa planta. Di ba, Orly? Paano? Anong ginawa ni Lord? Ginawa niyang payapa ang planta. Para wala akong aasukasuhin, hindi ako kailangan mag-attend ng grievance meeting kasi zero grievance. Sinong nag-ayos noon? Si Lord. Dahil para saan? Para may oras ako na ano, mag-share ng gospel, ipag-pray ang mga tao, palibutan ang makina pagka nasisira para kaming mga sira. Kala nila sira kami, pero ang totoo, may kapangyarihan yun. Kami ng mga boss ko. Para makagawa ako ng preaching. Alam mo ba kung gaano miraculously aayusin Lord ang oras ninyo? Amen! Okay, sabi niya, as His, basahin, divine power has given to us some things. Some things. All. All things that pertain to life and godliness. Alam niyo sa ibang version, that will help us live a godly life. Giving is godly. Sharing to the poor is godly. Giving to the needy is godly. Ministering to the sick is godly. Amen? Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Sinabi mo. Sinabi mo, Lord, all things that I need for life and godliness. Gets? Next. So, number na tayo.
Number three. Oh, number three pa lang tayo. Go. Number three. So God, okay. God hears and answers every prayer. Hindi bingi ang Diyos. At ito ha, kahit lahat tayo ngayon dito, manalangin. Lahat yan naririnig ni Diyos. Hindi siya limitadong tao na katulad natin. Bawat isa na, kahit sabay-sabay tayo, minsan nga may mga, ano ba lang itong mga born again, sabay-sabay silang nagpa-pray, may nagtatak, sabay-sabay, sige, sabay-sabay tayo manalangin. Ano sa akala mo? Maririnig kaya ni Lord ang sa akin, eh, dami-dami naming nagsasabay sa, hindi siya taong katulad mo. Bawat panalangin, alam niya. In fact, bago ka pang manalangin, alam na niya ipapanalangin mo. Amen? Matthew 7:8, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be open. So, pagka alam, naniniwala ka dito, confident ka lagi na manalangin. At huwag kang mag-alala kung, eh baka mali ang panalangin ko, pastora. Anong akala mo sa Diyos, walang wisdom? Fini-filter din niya ang panalangin mo. Kung dapat ba ibigay sa'yo o hindi. Diba, he is all wisdom. He is all understanding. He speaks the end from the beginning. Alam na niya kung anong ending ng buhay ng bawat isa sa atin dito. Kaya kahit anong ibigay mong panalangin sa kanya dahil narinig niya, amen, at alam niya kung anong dapat sa'yo, ibibigay pa rin niya kung anong dapat sa'yo at hindi yung hiningi mo. Amen? Papunta na tayo sa number four. Next, number four. Three possible answer to prayers. Number one, yes. Number two, no. I love you too much to give you that man. Amen. Alam ko ang ending ng lalaking yan, hindi yan. Nagpapakamatay ka, yun, hindi yun. Masyado kitang mahal para ibigay. Lord, bigyan mo naman ako ng ganito. Masyado kitang mahal para ibigay ko yun sa'yo. Dahil yun ay sisira sa'yo. Be careful with what you are praying for. Hindi lahat ng dumadating sa buhay mo ay galing sa Diyos. Marami dyan galing sa kaaway. Para saan? Para i-divert ang attention mo. Amen? Okay, so pag sinabi ni God na hindi, wow. Amen? Pangatlo, wait. Hindi ka pa handa. Amen? Hindi ka pa handa para tumanggap ng hinihingi mo. So kung matagal ka nang naghihintay at wala pa, ang huwag mong tignan si God, sisihin mo siya. Tignan mo ang sarili mo. Paano ko ba inihahanda ang sarili ko to deserve that? To handle that? Naghihingi ka ng milyon-milyon, eh kaya mo bang i-handle yun? Baka naman bukas nandun ka na sa kasino. Amen. Okay. So yon. Next. Number four. Sometimes, God gives us what we need and not what we ask for. So dahil sa kanyang wisdom, at sa kanyang pag-ibig sa'yo, at sa kanyang foreknowledge, sabihin mo, foreknowledge. May foreknowledge si Lord. Alam na niya kung itong bagay na ito ay makakabuti or makakasama sa'yo. Kaya kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at kung ikaw ay maganda ang relasyon mo sa kanya, alam mo, hindi mo siya sisisihin pagka hindi ka, di kanya binigyan. Okay? Simple lang, no? Number five. Number five, last na tayo. Matthew 7:9 pala. Or what man is there among you who if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? Amen? Minsan, yung fish na hinihingi natin, kung sa tingin ni Lord serpent yun, hindi niya ibibigay sa'yo. Amen? Yun ibig sabihin niya. Next. Next verse, next slide, sister. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Pero born again na ako, evil pa din ba ako? Amen? We are born as sinners. Merong sinful nature sa atin na hanggat hindi tayo, sino dito ang hindi na nagkakasala? Ikaw na ang sasambahin ko. Wala. Meron pa rin mga sablay sa buhay natin. Yun ang sinabi ng Panginoon, hindi ka pa perfect. Hindi mo pa rin ako katulad. Nandyan pa rin yung sinful nature mo. Kahit nandyan na si Jesus, patuloy pa rin. Kaya nga gusto ni Jesus na hanapin natin siya para hindi tayo sumasablay sa lahat ng bagay. Amen? Next. So, number five,
No prayer is ever wasted. Alam nyo ba na walang panalangin na nasasayang? Kahit na abutin pa ng 50 years, yung mga kung pagbinasa ninyo yung Hebrews, yung the faith, ano? Oo, yung faith chapter. Yung mga unang mga saints, sina Abraham, hindi nila nakita yung mga bagay na ipinanalangin nila. Alam nyo kung kailan dumating? Sa kapanahunan natin. Pero hindi sila nagsawang manalangin. Pero ang Diyos ay tapat kahit 50 years yan, 40 years yan. Kaya huwag kayong magsawa. Ako hindi ako nagsasawa na ipinanalangin ang aking mga kamag-anak. Dahil alam ko, ang ano ko kay Lord, covenant ko kay Lord, hindi sila mamamatay nang hindi sila saved. Alang-alang sa aking paglilingkod. Amen? Okay, so pakinggan din nyo yung testimony ni Connie Reyes. God, prayer changes everything. Na-bless ako nung pinapakinggan ko to sa 700 Club. Alam ba ninyo na 8 times siya na opera? Na-tonsillectomy, na-appendectomy, na-hysterectomy. 8 na surgeries. Lahat ng tumi. Appendectomy, tonsillectomy, hysterectomy. Diba? Kung ano ng tumi. 3 times na cesarean sa tatlong anak niya. Amen. Basta 8 operations. But God was faithful. Amen. Nagpunta siya sa isang relationship, another sinful relationship. Pero nung na-born again siya, totally nag-turn around ang kanyang buhay. At dahil sa kapapanalangin niya sa kanyang mga anak, amen? Isa sa mga anak niya, Mayor Vico Soto. See? Nakita mo? Ang mga panalangin natin na mga magulang sa ating mga anak, hindi yan nasasayang, pinapakinggan yan ni Lord. At habang ikaw ay nananalangin, meron siyang ginagawa sa buhay ng mga ipinapanalangin natin na mga anak. Amen! Kaya huwag tayong mag-give up sa panalangin. God will do miracles. Ang isa sa nakita ko sa 700 Club, yung si Akuo Rosario. Si Akuo Rosario, Pilipino sila. Pinangalanan nila ang Akuo, ang anak nila, sa Greek ay to hear. To hear ang ibig sabihin. Ipinanganak siya na deaf. Imagine mo, ironic, no? Bago pa lamang siya ipinanganak, nag-decide na silang mag-asawa, Christian sila, nang ipapangalan nila ay Akuo, para makarinig siya kay God. Tapos totally hindi siya nakarinig. Amen? Pinanalangin nila sobra yung anak nila kung paano. Siyempre, kung ikaw, ang alam niyo po kahapon, nung si Miggy ay agmurmur yun, sakit ng tenga kasi, ang bigat-bigat niya. Tapos makita mo lang, sabi ko, Lord, nagpapasalamat ako. Na-imagine ko yung mga magulang na ang sakit ng anak ay cancer. Ang sakit ng anak ay ganyan. Nagpupuri ako sa Panginoon na yung apo ko, sakit lang sa tenga. Na nung sinilip ni doktora, wala pa kaming 10 minutes. Binigyan lang ng otik. Amen. And yet, maligalig. Sabi ko, Panginoon, napakabuti mo. Itong batang ito, nagpunta para, sinabi ng doktor, pwedeng operahan yung anak nila para makorek yung kanyang ano. Tapos, nandun sila, nagpunta sila na mag-asawa, nagpunta sila sa Dubai or magtrabaho doon. Yung time, nag-iipon sila ng pampa-opera, pero palagi silang nananalangin kay God. Nung time na ooperahan yung anak, kailangan nila ng malaking pera, nawalan ng trabaho yung lalaki. But they persisted in prayer. May sumagot! May sumagot! Alam niyo po, nung first time na makarinig ang anak nila, after na mailagay yung na-opera yung ano, grabbing joy nila. So, ano ang ipinapanalangin mo sa Panginoon na hindi dumarating? Continue knocking, continue seeking. Panoorin ninyo yan, ha? Para, so, we can ask. And we can ask big. Amen. Even if you ask big, God knows what to give you. Hindi mo pa kaya ang big. Ito lang muna, anak. Yan. And in the process, dinitrain ka niya to handle the big things. Next. Ephesians 3:20, now to him who is able to do immeasurably
immeasurably more than we ask or imagine, according to His power that is at work within us, the power of the Holy Spirit. To Him be glory in the church and in Jesus Christ throughout all generations, forever and ever. Amen. Amen. Next. So, therefore, tayo, mga anak niya, keep on praying in the Spirit at all times. Pray with all kinds of prayer, supplication, intercession, pray in tongues, and ask for everything you need. To do this, you must always be ready. Never give up, always pray for all God's people. Huwag lang sarili mo ipag-pray mo. Kung kumakain ka, ipag-pray mo yung walang kinakain. Amen? Huwag sarili lang. For all God's people, alalahanin mo yung mga kasamahan mo dito sa church na nag-i-struggle. At kung pwede, huwag lang ka puro prayer. Magabot ka naman. Yung iba, lalim naman ng bulsa. Kaya lalong walang nalalagay ni Lord dyan sa bulsa mo. Next. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 4:17. Next, pray with others. Amen? Kaya pwede ba sa prayer meeting, sumama kayo, nami-miss niyo ang revelation ni Lord. Sabi sa Matthew 18:19-24, where two or three gather in my name, I am there with them. Next, again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Next. Okay. Diba, nakakatuwa na pagka tayo ay nananalangin dito sa lupa, ginagawa ni Lord sa langit. Yung awit natin kanina, upang dumating ang kalangitan. Alam nyo ba na hindi dadating ang kalangitan kung hindi kayo nagpe-pray? Prayer is our greatest privilege. Bakit? Dumudulog ka, nakikipag-usap ka sa Diyos. Sino sa inyo dito ang imbitahan lang kayo ni Mayor Marcy makipag-usap sa kanya? Ano niya? Eh, ito, Diyos. Diyos. Pribilehyo. Amen? Hindi kayo mag-e-endure. Mag-enjoy kayo. Amen? Next, we must persist in prayer until our prayers become more in line with God's desire. The more na nagpe-pray tayo, the more na nano natin yung desire ni Lord sa buhay natin. And once yun ang natin, ibibigay ni Lord. Kasi according to His will, ang pinakamaganda, we are changed. Sabi sa Corinthians, sabi niya, yung veil sa ating mukha na hindi natin nakikita si Jesus, habang nananalangin tayo, binabago niya tayo. Hindi pala ito dapat ang ipinagpa-pray ko. Ito pala ang dapat kong ipinagpa-pray. Amen? So, ang pinakamagandyan, yung pagbabago sa ating buhay. So, prayer changes everything. Everything. Kung ikaw ay mahirap ngayon, pwede kang yumaman. Kung ikaw ay wasak ang pamilya mo, bubuuin ni God. Kung ikaw ay may sakit, pagagalingin ka ni Lord. Bakit? Nandun ka sa presensya niya. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, mali ang buhay mo, God can correct your life. Kailangan lang magpahubog ka. You are the potter. He is the potter. You are the clay. Amen? Hinuhubog ka niya. So dapat willing ka din na magpahubog. Hindi ikaw yung potter. Ikaw ang clay. Kasi bakit? Ikaw ang basag. At ikaw ang minumold. Okay? Prayer releases the greatest power on earth. Naniniwala ba kayo? It brings the presence of God. It brings His word. It brings His revelation. It brings His angels carrying the things that you are praying for. Kahit ngayon, nandito ang mga anghel ng Diyos at yung mga ipinapanalangin ninyo, dala-dala nila. Hindi naman bababa si God dito para ibigay yung hinihingi mo. Papadala siya ng anghel. Si Michael, si Gabriel, at iba-ibang klaseng anghel, papadala niya. Hindi fallen angel. Amen? Okay, so next. Wala, nabasa na natin yan. Next.
Next, meron pa ba? Wala na. Yay! Wala na. So, ano ang hinihingi nyo sa Diyos? Alam mo ba? Yung iba nangihingi, hindi alam ang hinihingi. Ano ang sinisik nyo? Ano ang sinisik nyo? Ano ang hinahanap nyo sa Diyos? Number three, anong pintuan ng langit ang kinakatok ninyo? Kung ako tatanungin ninyo, as I was studying this lesson, sabi ng Panginoon sa akin, Lord, I'm seeking you for your perfect will for the church sa Rema. In relation to prayer, God was saying, I don't want you to build a ministry. Na-convict ako. Kasi yung mga ginagawa natin sa missional communities, these are all ministry. Amen? I want you to build an altar. Ang layo. Ang layo na anawaan nyo. Build every person to be an altar of my presence. Because I'm looking for a consecrated bride, not a harlot bride. Build the church to be an altar, not a ministry. And what does it take? It takes a prayerful church. My house will be a house of prayer. I'm coming soon. I want a consecrated bride. Prayerful, seeking my ways. I don't want you to build a ministry. Build an altar. Build Rema an altar. Build every believer an altar. You will be an altar. Your houses will be altars. Your communities will be an altar where the presence of God resides. Because you are depending on me. You are praying to me. This is what God wants us to be. Kasi kung tayo mananalangin, sabi ng Panginoon, there will only be two dueling, nagtatalo na bride pagdating ko. The consecrated bride and the harlot bride. Yung harlot bride, nakikipamatok sa mundo. Yung isang paa nasa mundo, yung isang paa nasa church. Pareho silang may form of godliness. Brothers and sisters, let us ask, seek, and knock. Let us make this church a church of prayer. Paano kayo matututo na manalangin kung hindi kayo sasama sa mga prayer meetings? Walang impartation. If I ask, okay, come on, let's stand up and let us all, alam mo ang sabi ni Lord, today, Lord, help me remember. People, dito, na-convict na naman ako dito ni Lord. You are good at ministering to one another. Magaling daw tayo na mag-minister. Totoo. May medical mission tayo, tumutulong tayo sa ganyan, may nagtawag tayo sa ganun, we minister to one another. But you know what? You fail ministering to me. And the highest ministry is the ministry that you give. And there is no ministry that I accept without a consecrated life. Hindi magiging effective yung ministry nyo to one another when you don't know how to minister to me. Nag-worship naman ako. Nagpe-pray kayo. Kung walang Bethel music, walang Hillsong music, hindi kayo makapag-pray. Make your own worship. Build an altar. Kaya minsan sa intercession, wala tayong worship team. Hindi natin kailangan ng worship team. Tayo ang mag-worship. Amen. Let us pray as a body that we will be a praying church. And you begin with your own. Amen. So yung mga wala pa po sa Panginoon, I just want you to surrender your life to the Lord.
We can lead you to it, but it's your decision to really offer your life as a sacrifice. We have a ministry, two major ministries, to be a king and a priest. And we are failing in our priestly ministry. Amen? So, bago tayo mag-worship, I just want you to pray to God today, individually. If you want to pray, what do you want from God this morning? If you want to pray in tongues, go for it. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, di kami papayag na pinag-aralan namin ang panalangin na hindi namin ito isasagawa sa aming buhay. Tunghayan mo kami, O Diyos. Narito kami sa trono ng iyong biyaya. Thank you, O God, for the privilege to come to you and pray. Oh, rabashik katarabahan darabashan derebe. Come on, you pray. Lobo shik karabashan dere yahan derebe shik katarababa. Robo bobo di shik karabashan derebe bebe. Let's minister to God as a church. Rababa di yashik kalamashan dere bobo shala yahan de. Labadi yashuk kurubo shala bahanda robo bobo shala bahanda. Lobo bobo shik karabashan dere bobo shala bahanda. Labaria Shandara Babahanda, impart to us, Holy Spirit, your supernatural prayer. Lord, tool sa matka, anak mo, Panginoon. We worship you, we honor you, we come before your throne of grace. Help us, Holy Spirit. We don't know what to pray for. Oh, Rabashika, Rabahanda, Rabahanda. We have lost the gift of groanings. Restore that to us, oh God. Some of us have lost our language, prayer language. Right now, in the name of Jesus, restore, oh God. Come on, lift up your voice. Worship in the Spirit if you need to worship in the Spirit. Come on, just 1 minute, 1 minute. Rabba kalabashande, robo shikarama. Rabba balayashumulabushande, karabashande, rebe. Labariashulumukande, chandeliyasupurumushalama. Come on. Rabba bashakalayasande, robo shikarama. Rabba balayashumukarabashande. Rabba balayashikalabashande, robo shalama. Rabba Maria Shakata Rabba Shaka Rabobo Rabobo Laya Hunter and Baby Shika Nabasara was Shaka Rabo Baria Yasukulu Kalaya Santa Rabba Baba Shika Rabba Baba 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 Wala pa kayong prayer language, you may come forward. Labariya shukura bashanda, so that you will have an effective prayer life. Labababo, itaas ninyo kung sino yung gustong magpapaptize sa Holy Spirit. Labababariya shikara bahanda rebebebe. Labariya shaka, kung sino yung mga magpapaptize sa Holy Spirit. Come on. Shara babababababa bahanda rabababa. Shara bababa, sister, bukas mo yung iyong bibig. Bukas mo yung bibig. Minister kayo. Minister, lagi. Dito, orababashik ka.
lumalabas siya. Come on, open your lips, people of God. Yes, open your lips, people of God. Oh, rabababaya takaraba. Oh, rabababaya takaraba shekaraba. Wherever you are right now, oh, you communicate with God right now. Reya takaraba baba shekaraba. Rabababa yokuraba. Rabababa yokuraba. Come on, you speak to God. Rebebe yokuraba shekeraba. Oh, rababayende le shukurababa yokurubu. Rebebe yande rebe shande. Oh, rabobo yende Hallelujah. Thank you, Jesus. Have your way. Holy Spirit, have your way. Tinawag na. Have your way, Holy Spirit. Maraming salamat, O Diyos. Dalain ko ang bawat anak mo sa lugar na ito ay puspusin mo ng iyong presensya. Dalangin namin na mula sa araw na ito, O God, you will cause us to pray, to seek you. Turuan mo kami na lagi lamang dumulog sa trono ng iyong biyaya. Hanapin ka, Panginoon. Naisin ng aming puso na ikaw ay makaniig namin sa araw-araw. Buhayin mo ang iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig sa umagang ito. And Father, paniniwalaan namin, our life will never be the same again. Thank you, Lord. Thank you for what you've done today, Holy Spirit. We give you glory, we give you honor, we give you praise. In Jesus' name, amen. Yung mga napuspos ng banal na Espiritu, kung binigyan kayo ni Lord ng prayer language, practicein ninyo yan para hindi ninyo makalimutan. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Kung handa na po yung ating mga handog sa Panginoon, pwede natin itaas po sa Panginoon.